So i-demo ko sa inyo guys ang system, so which is charge management system. So ang function nito guys, meron po tayong confirmation, baptismal record, marriage record, death record, and conversion record, then communion record. So kapag kukuha ka ng baptismal sa lugar nyo, like sa yung record kasi is nakalagay pa sa books, so mahirapan pong maghanap yung mga staff kung meron ba talaga kang baptismal. So ito guys, i-search lang po yung name, so automatic na pong makita yung information about doon sa baptismal na i-request nyo sa kumbento. Okay, so ito guys, so pakita ko sa inyo yung admin. So ito yung sa admin dashboard ng ating church management system. So dito pwede tayong mag-add ng mga event ng sa church natin. So dito guys, so dito sa no, so meron tayong events, and then meron tayong baptism, so which is baptismal record, then confirm or confirma, then sa marriage record, communion, conversion, and defunctorum. So it means ito yung sa mga death record. So halimbawa kung kukuha po tayo ng baptismal, so i-click lang po natin itong baptism. So dito, so dito sa action, so meron tayong buttons na ito is print. Kapag mag-print po tayo ng baptismal form, so kung meron pong mag-request, so hindi na po sila mahirapan na maghanap doon sa books kasi automatic na po siyang generate ng baptismal record. Okay, so then kapag mag-add po tayo, so click lang po natin ang add new. So dito makita natin ang series number or year, then record number, book number, page, and register number. So nilagyan ko siya dito kasi yung mga lumang record natin is nasa books. So para malaman po natin yung ano, bali yung lahat po ng record na nasa books, itatransfer lang po natin dito sa system. So para hindi na po hindi na po tayo kailangang maghanap doon sa books, so automatic na lang po nating i-search yung name. So dito yung child name, gender, then date of birth, place of birth, then name of father, then name of mother, then present address, then name of minister kung sino yung nag-ano sa'yo, then name of church or name of parish, then date of baptism, place of baptism, and ito yung sa list of sponsor. So nandito po. Okay, then ito yung example sa record natin, so click natin ito. So baptized information, so nandito po yung book number, page, register, series number. Okay, so dito guys makita natin ang name, then list of sponsor, then yung parents natin. Okay, so ito po yung information. And then kung need natin i-print yung baptismal, so dito po sa ibaba, so click lang po natin ang print baptismal. So pag print natin, so makita natin dito yung information. Okay, then click natin ang print. So pag click natin sa print, so automatic na pong makita yung form. So nandito na po yung mga information. Okay, so yun guys. So yan, then dito sa ano naman, so meron tayong edit, so same as usual sa mga ibang system. So meron tayong edit, update, and delete. Okay, so yan, so click lang natin kung need natin i-delete ang record, so click lang natin ang delete. Then ito, itong sa ano, si print, so pwede natin siyang i-print directly. And then ito yung sa update. Okay, kung meron tayong changes sa record. So dito naman sa marriage, so same process pa rin. So meron tayong view information. Okay, so yun guys. So dito meron tayong information ng groom and bride. Okay, so ito yung sa marriage record. So dito legal status, actual address, date of birth, place of birth. So lahat po na information, kung ano yung information na nasa books,
So the same pa rin sa system. Ang ano lang natin dito para hindi tayo mahirapan maghanap kung merong mag-request ng ganitong record. Okay? Kasi automatic po natin i-research dito. So maano na po na siya. Okay. So yan guys. And then dito naman sa communion. So yan, so ito yung sample record. So dito tayo sa ano, meron tayong series number or year, record number, book number, page and register number. So the same information. And then dito rin, so meron tayong CRUD. So which is yung update, unview, then delete. Then conversion, so meron tayong conversion dito. Then add new, so dito pa rin yung details natin. So sponsor, denomination. So yun guys, then dito rin makita natin ang paano natin i-view. Okay, so information, then delete and edit. Okay, then dito naman sa defunct two rooms, so ito yung sa date record. So yun guys, then pag mag add tayo, so click natin add new. Yan. Okay, then sa user, so it meron tayong user. So halimbawa meron tayong encoder, so pwede natin silang lagyan ng permission para makapag gamit sa system, pero limited access lang po yung sa user, so hindi po sila pwedeng mag-delete ng record. So, then pwede lang po silang mag-add. So kapag mag-add tayo ng new user, so click lang natin ito, then dito yung sa information. Okay, so dito meron tayong blank baptismal, so ito yung form, so pwede natin itong i-download. Then dito naman sa export to Excel, so lahat po na record pwede natin siyang i-export into Excel file. So list of baptized, confirm, so marriage, itong confirm is which is yung confirma or confirma. Okay, then ito conversion, so yun po, yun to yung mga record, so pwede natin export into Excel file. Okay, so ito yung sa record ng church, so pwede po natin itong ilagay kahit sa ang kumbento or church sa inyong lugar, so magamit po ito. Okay, so para hindi na po mahirapan yung mga staff sa paghanap sa record. Okay, so yan lang guys, and God bless.